Panoorin po natin ang tulay sa PTV 4. Tuwing Linggo po ito, edited by Billy Andal. Ako naman po ang inyong tulay sa Pangulo. Marami pong magandang balita na pwede nyong pakinggan dito. Panoorin po natin ang inyong tulay sa PTV. Magandang araw, Luzon at maayong buntag, Visayas ug Mindanao. Magandang araw, Pilipinas. This is your show, Tulay, at ako po si Billy Andal, ang tulay mo. Bumati na rin lang po tayo. Happy birthday po sa ating kaibigan na si Miss Lerma Laguras ng Bayan ng Lian dyan po sa Batangas. Kumusta po sa aking kamag-anak dyan sa bansang Netherlands na si Miss Michelle Andal. At kumusta rin po kay Miss Rowena de Guzman ng Giginto, Bulacan. Kinukumusta ko ang aking kaibigan, ang chairwoman ng Barangay Blumentritt at ngayon po ay tumatakbo para maging konsehal ng ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila, Chairwoman Eileen Rosales. Hindi po lilipas ang episode na ito nang hindi ko po babatiin ang isa sa pinaka iniidolo ko, ang kaibigan ko, ang pamangkin ko na si Attorney Jose Martin Leon na ngayon po ay nagsa-celebrate ng kanyang kaarawan. Kaya happy birthday, President Martin, at I wish you more and more happy birthdays to come so you can celebrate it with us and your family. God bless you. Bago po ako tumuloy dun sa ating main subject ngayong araw na ito, dito po sa Ang Tulay Mo, nais ko pong tawagan ng pansin ang Regional Executive Director or opisina ng Department of Environment and Natural Resources sa pamumuno po ni R.E.D. Nilo Tamoria. Halos 3 buwan na po ang lumipas simula nung idulog ng mga magsasaka po ito na at mangingisda na nakatira sa tabing dagat ng bayan ng Quezon. Ang reklamo tungkol sa pangungutong ng isang official ng DNR sa mga mangingisda nga pong maralita. At ang nabiktima po ay nasa mahigit na 500 pamilya. At idunulog po natin yan sa kay R.E.D. Nilo Tamoria. Hanggang sa ngayon po na tayo ay nag-uusap ngayon, wala pa pong nagagawang aksyon na malinaw. At sa kabila po ng ating mga text at tawag ay hindi po naririnig at mukhang may problema either ang cellphone or may problema po ang opisyal ng DENR. Well, may isa pa pong problema ang iniharap dyan kay R.E.D. Nilo Tamoria na in-endorse sa kanya ng head office ng DENR. Ipinasa po ni Secretary Simato sa R.E.D. ng Region 4A ang problema ng may kinalaman din sa pera na ang nasasangkot ay opisyal ng DENR mula sa Quezon. Ang tinutukoy po natin ay ang tungkol sa reklamong iniharap kay Mr. or Engineer Reynaldo Panaligan. So, ngayong araw po na ito ay makakasama natin mula sa Barangay Buena Vida, Makilala North, Cotabato. Ang ating pong makakasama, Barangay Captain Jaime Tagibalos at Konsehal Arsenio Labado. At isa po natin kasama si Kagawad Candelario Longgamon. Welcome to the show, Kapitan at Konsehal mula sa Buena Vida, Makilala North Cotabato. Ako po sir si Jaime Tagibalos, punong barangay sa Barangay Buena Vida, Makilala North Cotabato. Magandang hapon po sa inyo at kami po ay nagpapasalamat na nabigyan po ng oras sa inyong programa po. Ako po si Kagawad at nagpapasalamat po sa inyong pansin sa amin, sa aming mga kailangan sa inyo. Sana po ay matulungan niyo po kami. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano po ba ang problema at gusto niyong itulay? Nagbakasakali po ako na matulungan sa inyong programa kasi dito sa amin dumaranas po kami ng noong
nakaraang mga taon, 2019 po, ng isang napakalakas na lindol. Kasama pong nasira yung aming school building dito. Sana maging tulay kayo sa aming mga hinaing po. Wala pang natira sa kahit isang school building sa mula ng lumindol? Ang sa amin dito, sir, 100% to nasira. Ang DepEd, meron naman silang binigay sa amin dito na yung tinatawag na temporary learning school, yung mga maliliit na paaralan. Tapos ang sabi ng principal noon, temporary lang yon, isang taon lang po, at malipat na sa patayo na buildings ng DepEd. Kaya lang, ang area po ng paaralan namin, in-inspection po ng MGB. Tapos mayroon silang recommendation na hindi na pwede balikan ng patirika ng building. Naghanap kami ng malipatan. May nakita naman po kami na lupa na na-negotiate na namin yung may-ari. Willing po sila na ibinta yon para mapatirika ng building ng mga paralan. Kaya lang, walang sapat na pira ang barangay na mabili yung lupa. 4 hektarya po yun. So sapat na po yan sa dalawang paralan, yung elementary at saka high school. Wala kaming pira na pambili noon, kaya naghanap kami ng paraan kung saan ang ahensya ng gobyerno ang makatutulong po sa amin para sa ganun, pagbalik ng face-to-face classes, kung maibalik man yun kung sa new normal natin, may building na ho kami. Magkano po ang budget na kailangan para mabili niyo yung lupa? Medyo may kalakihan ho ng presyo, 14 million. Pero sa palagay ho namin sa council, baka manegosyate pa namin yun, may tawad pa ho yun. Iwan ko lang, kasi hindi kami nagsabi ng ang amin lang kung may magnegosyate galing sa kung saang ahensya. Wala ba ipinangako ang municipal mayor o kaya provincial governor ng North Cotabato to provide the lot and the school building if possible? Ang sabi sa LGU, talagang hirap ang makilala kasi halos lahat ng barangay humihingi ng budget para sa school building. Ang sa ibang barangay, mayroon silang building na ang sabi ng engineer, pwede pa daw ma-renovate. Ang yun sa amin, hindi na pwede ma-renovate kasi talagang wasak lahat ng paralan sa amin. So nagpasa kami ng request sa province sa North Cotabato, isasalang pa daw nila sa ISPE. Iwan ko kung nakita na nila yon, takot po kami na dumating ang panahon na mag-pista-pista klase, wala pa kaming building, kaya ako'y nagpapasalamat na kasi naghahanap ako ng paraan kung saan pwede makahingi ng tulong sa ating ahensya, lahat ng ahensya ng gobyerno. Nandito naman kasama natin ang taga DepEd, Engineer Annabel Pangan. Welcome to the show. Good afternoon po, Sir Billy. Ano po sa tingin nyo ang pwedeng magawa ng DepEd sa kanilang problema? Lalo na po na expected natin, siguro in a year's time, ay mag-face to face na or earlier than that. Ang Barangay Buenavida po ay isa sa mga tawag natin ay hardest hit ng lindol noong 2019. And lahat po talaga ng ating mga school buildings ay talagang natamaan ng lindol at hindi na po mapapakinabangan. At bukod dyan po, sa assessment daw po ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources ay tinamaan daw po ng fault line yung ating school site. Kaya po kailangan daw talagang, ang recommendation nila ay i-relocate na yung ating school. So alam din po natin na talagang naghahanap po ng pondo yung ating barangay sa ngayon na makukuhanan ng ating pambili ng relocation site. Kasi po kami po sa opisina po namin sa Education Facilities Division ay makakapag-recommend lang po kami ng construction ng ating mga school building kung meron na po tayong valid or isang site po or school site na pag-aari po ni DepEd. Ngayon po, sa usapin ng lupa po, pwede ko pong i-recommend sila. Meron po kaming tinatawag na site titling unit at may taon-taon po ay may pondo naman po ito
for the site acquisition ng ilang mga identified po natin na mga schools na nangangailangan ng mga school sites. So, ay i-discuss po natin ito sa opisina po ng ating legal service sa Department of Education sa Sites Titling Unit po para po magawa nila ng paraan na maisama po ito sa ating budget para sa acquisition ng ating school sites. Sa tingin niyo po, ano po ang mga kailangan para sa guidance na rin po ng ating ang mga barangay officials na present dito po sa ating pagme-meeting na ito? I-verify ko po, Sir Billy, sa in charge po namin, sa the one in charge po sa ating site titling unit. Pero ilan sa mga dokumentong alam ko po ay yung market survey na tinatawag nila. And then yung zoning po na manggagaling sa LGU po, sa munisipyo nila. And then yung mga ibang dokumento po ay pwede nating i-coordinate na lang namin po sa Division Office po, DepEd Division Office ng Cotabato Province para po sila po ang magpa-process ng mga requirements na ito para po sila po kasi ang bibili din ng sites natin. Magda-download po kami if ever ng pondo sa kanila para sila po ang bibili ng ating school site. So, i-coordinate po natin ito sa DepEd Cotabato Province Division po. Sige po. Magbe-break po tayo saglit, Engineer Pangan at Kagawad Labado. Sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan po natin ang iba pang mga requisitos para ma-expedite po ang na mapagbigyan ang kahilingan ng ating mga kababayan dyan sa Barangay Buenavida, Makilala North Cotabato. Huwag po kayong aalis. Saglit lang po. Magbabalik ang inyong tulay. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbango ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Nak, ano? Game? Ladies and gentlemen, this season's MVP, number 15, the Phenom! Yeah! Alright! Eto na, partner, ang match of the decade. Oo nga, partner, kaya ta, simulan na natin! Possession is now with the Phenom, being guarded by 2 opponents. Oh, what an amazing crossover! And he dunks! All right! The Phenom dribbles the ball. The Phenom is down, and his teammates come to the rescue. Ano, okay ka lang? The crowds cheer. Phenom! 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 Last 5 seconds, and the whole team is down by 2. And only this 3-point shot can secure the championship. 5, 4, 3, 2.
Kanina po pinag-uusapan natin ang mga requisitos. Dumating na po tayo sa puntong yon dahil lang sa malinaw po ang sinabi ni Engineer Pangan na willing and able ang DepEd na sagutin ang pangangailangan na makapagbili ng lupa na paglilipatan ng panibagong school building. Bunga nga ng lindol na dumating sa kanila 2019. Now, Engineer Pangan, matuloy po natin ang ating discussion. May ilan na po kayong binanggit na requisitos tungkol sa pag-acquire ng lupa. Para po mas malinaw sa ating mga kasamang LGU na barangay officials ng Barangay Benavida, ano pa po ang kailangan? At sa tingin nyo po, gaano katagal assuming kumpleto ang dokumentong maipipresenta ng Barangay Benavida? Kausap ko po yung ating in charge po sa site titling unit. Ano? At isa po sa mga nabanggit niya ay kailangan din po talaga na kung magagawa na po sana ng ating barangay na mailapit na po ito sa DNR para po maipa-secure na po natin, maipakita sa kanila yung ating proposed site, ma-determine nila na kung safe na po ba ito, kasi baka mamaya lilipat tayo, ay ganun din pala sa pinanggalingan natin yung sitwasyon po dun sa ating bagong site. So maganda po ay makakuha tayo ng clearance. Ang tawag po natin dito ay yung Environmental Compliance Certificate or ECC na ini-issue po ng DNR para po ma-ensure lang po na if ever man may hazard po sa site na paglilipatan natin ay minimal lang po at kayang gawa ng engineering intervention. Ano po masasabi niyo, Kagabad Labado? Kaya niyo po bang i-provide ka agad yung report? Kami po ay nagpapasalamat sa narinig po namin mula kay Engineer Pangan po. Yung ibang mga papilis na kailangan, meron na siguro kami noon, pero may kulang pa. Yung sa report at saka yung sa clearance sa DNR, yun pa ang gagawin siguro namin sa ngayon po. Gawa namin ng paraan kaagad para mapabilis yung proseso po. Isabit namin sa kasi yung principal nagsabi naman sa akin nung isang araw, tutulong daw siya kung ano man yung mga kakailanganin na papel po. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa DepEd sa pag-itan mo, Engineer Annabel Pangan. At sana po ay magkaroon ng katotohanan sa madaling panahon ang kahilingan ng mga taga-barangay Benavida. Maraming salamat, Engineer Pangan. I-remind ko lang po si Kapitan. Through the principal po no na mag-coordinate po tayo sa division office po ng Cotabato Province po sa DepEd para po maayos natin na lahat ng mga requirements po, matulungan po kayo sa pag-finalize ng mga requirements at iko-coordinate ko rin po ito ngayon pagkatapos nitong ating interview para po masimulan na po namin yung mga gawain for the acquisition po ng inyong site. Kami po kasama sa aking mga kasama sa council, ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong programa at nabigyan kami ng tulay kay Engineer Annabel Pangan din po. Kami po'y nagpasasalamat sa kanila sa DepEd na sa tingin namin ay maliwanag po ang inyong programa para sa amin. Lubos talaga kami nagpapasalamat. Sana po ay mabigyan talaga ng aksyon or magtulungan ho tayo. Kami ay tutulong din dito sa barangay. So ang sabi, wala namang tumulong kung walang hihingi ng tulong. At kami ay nagpapasalamat sa inyong programa. Kami ay hindi nabigo, lalo na ako po ay ako ang unang nakakontakt sa inyong programa po. Sinabihan ko kagad si Kapitan. Siguro may sasabihin din si Kapitan. Sa akin lang po ay 110% po ako nagpapasalamat sa inyong programa, Sir Billy. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo. Nagpasalamat po kami, Sir, sa inyong tulong sa aming barangay na wala pa kaming eskwilahan, facility. Kami po, Sir, salamat, God, sa inyong
tanan diha, sir. Nagpasalamat gid mi ninyo lahat. Salamat, sir. Mayong hapon. Sir Billy, maraming salamat din sa inyo dahil kayo po ang talagang tulay na nakausap namin personal yung engineer ng DepEd na si Madam Annabel Pangan. Sana po ay matupad na namin ang aming mga pangarap na magkaroon kami ng school building. Sana po sa inyong tulong ay matupad na po, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, sir. Maraming salamat din, Kunsihal. At, you know, kailangan talaga lang magtrabaho tayo, magtulong-tulong tayo, at walang imposible, kaya natin gawin yan. Of course, with God's blessing. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po, sir. Mabuhay po kayong lahat. Magtulungan po tayo para po maganap po itong inyong pinapangarap na magkaroon po ng bagong site yung ating school at matayaan po ng mga panibagong school buildings po yung ating bagong site. Gandun lang muna po at katulad po rin ng na-mention ko, no, coordinate po tayo sa division office po ng DepEd Cotabato. Salamat po, Sir Billy. Maraming salamat, Engineer Annabel Pangan, at sa oras na pinagkaloob mo sa amin at sa positive comments and statements na nanggaling sa iyo. Malinaw ang ating naging usapan with DepEd at saka yung nagpapatuloy sa atin mula sa Barangay Buenavida, makilala North Cotabato. At siyempre po, we look forward na magkaroon ng katuparan ang mga narinig natin at naging usapan ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis. As one nation. Sa PCSO. Sabi nila, pababa na raw ang bansa. Sabi nila, napag-iiwanan na tayo. Sabi nila, kaawa-awa naman daw tayo. Ngunit kaya ba ng inay ng kanilang sabi-sabi ang kitang-kitang pagbabago? Ang lakas ng ating kalooban. Ang tigas ng ating paninindigan. Ang suporta natin sa bayan na singtibay ng baka. Steel Asia, ang tibay ng Pilipino. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan, napakarami po nang nagtatanong sa inyong lingkod kung tatakbo ba si Mayor Inday Sara Duterte. At umaga, tanghali, hapon, matutulog na po ako. Pagkagising ko sa umaga, yan pa rin po ang laman ng aking cellphone at yan po ang mga laman ng mga tawag sa akin. Ang sagot ko po sa aking pong paniwala, sa maniwala kayo at sa hindi, tatakbo po bilang Pangulo sa eleksyon ng May 2022 si Mayor Inday Sara. Kaya abangan po natin yan. Maraming salamat po sa ating mga piling taga-suporta kay Attorney Jose Martin Luo ng Coco Life, Attorney Darren De Jesus ng Coco Gen, kay GM Ruyena Garma ng PCSO, Chairman
Andrea Domingo at Attorney Fred Lim ng PAGCOR at sa ating pong mga kaibigan mula dyan sa Steel Asia at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ako po si Billy Andal, ang tulay mo, ang boses ng walang tinig at hindi naririnig. Basta tulay, anytime, every time, all the time.